alam mo, madali magparatang na illegal ang pagkatip. Ah, profesor! Pwede ba sa susunod, pag ikaw naman na in-interview, magdamit ka naman na maayos? Ano ba ang klase yung profesor? Oh? Hindi naman sa nanlalait ho tayo, ha? Okay lang mag-shorts. Gusto mo mag-brief pa, eh. Wala namang problema. Pero kung ano yung makikita ng tao, medyo galangin natin yung ating profesyon sa... kaya, the same time, galangin din ho natin kung sino man yung nag-i-interview o kumakausap o whatsoever o kung sino man yung nanonood. Gusto ko lang sabihin. Para kasing ano lang, eh, yung napulot sa kanto na nagiiinuman. Di ba, Diego, parang ganun? Parang panadero lang, eh. Ah, okay. Kasi bilang press secretary, dapat ang ginagawa mo, minamanage mo ang information. Hindi ka nag-create ng ingay. Hindi po siya nag-create ng ingay. Si Sec Trixie ang tinutukoy niya dito. Hindi po siya nag-create ng ingay. Nililinaw niya yung issue lumalabas. Hindi niya ho kin-create yung issue. Yan yung sinasabi mo, nag-create ng ingay. Hindi niya ho kin-create yung issue. May issue na nag-exist. Kailangan niyang linawin sa taong bayan. Buti nga, si Secretary Trixie magaling magpaliwanag. Ang problema lang kasi, may mga tao talagang ayaw maliwanagan. Yun ang pinagkaiba. Eto, hindi siya nagkikreate ng issue, hindi siya nagkikreate ng something. May issue na, pinapaliwanag niya ngayon. Malinaw, Profesor? Dimayuga. Profesor, hindi ko alam, Sandoboy? Random na nanggaling kay Executive Secretary Vic Rodriguez para kay Leocadio Sebastian na itinalaga bilang Undersecretary for Operations ng Department of Agriculture. May petsa itong July 15, 2022 at may nakalagay ding by authority of the President. Nakapaloob dito ang mga dagdag na kapangyarihan at tungkulin para kay Sebastian. Ito yung memo. Itong memo na ito, para malinaw ha, July 15, wala pa ho itong issue ng sugar. Okay? So ilabas muna natin. Rewind muna tayo. Wala pa ho yung issue ng sugar. So this memo is not about importing the sugar. Nakakaintindihan. Ulitin ko. This memo, July 15. Walang issue ng sugar dito. Ano issue nung time na ito, nung July 15? Ang issue dito that time was si PBBM ang magiging secretary ng DA. Okay, which is something na bago lang uli. Although dati meron na. Pero ngayon lang uli yon kasi si PRRD walang ganyan na siya ang naging secretary. Ngayon, parang medyo bago. So nililinaw ni E.S. Rodriguez kung ano ang kanyang katungkulan si itong si Santiago bilang USEC pag wala si PBBM at kung may uutos si PBBM. Naintindihan nun natin, ulitin natin. Halimbawa, ganito. Sa simpleng paliwanag, ako po ang pinakaboss o manager po ng aking grupo. Naandyan si Toto. Okay? Nung ako po ay wala, nagpunta ako sa Europa dahil nagbakasyon. Si Toto ang pinaka in charge. So alam yan, mine-message ko yung grupo ko na lahat ng desisyon dadaan kay Toto pag wala ako. Lahat ng gagawin, lahat ng lineup, lahat ng costume, si Toto ang magdidesisyon. Bakit? Kasi kami constant na nag-uusap. Okay? Pag wala ako. Pero pag naandi dito ako at pag may utos ako, hindi ho siya magdidesisyon. Ako. Malinaw. Iyan ho yung sinasabi ng memo dito. Binibigyan ng otoridad ni PBBM, itong si USEC, na mag... yan, yung mga term na ginamit dyan. Hindi ako para mas specific yung mga term na ginamit dyan. Authorize siya to represent. Siya rin ang pwedeng pumirma. Siya rin ang pwedeng pag inutos o wala si PBBM. As of now, unang-una, July 15 ito, yung inutos ay huwag mag-import. Malinaw yung utos, huwag mag-import. Galing sa Pangulo, sinabi yun. Bakit ginawa pa? Yun ang punto doon. Hindi itong memo ibig sabihin, pag nag-utos ang Pangulo, may karapatan kang baguhin ang utos ng Pangulo. Hindi yan ang ibig sabihin ng memo. Nakukuha ho natin. Asan na po yung nagtanong? Kung nabasa ko, itatanong ko po sa inyo, nabasa nyo rin ho ba?
Yan po ang ibig sabihin ng memo na yan. Ibig sabihin, generalized memo yan. Ibig sabihin yan, pag wala ang secretary na si PBBM, okay, ikaw ang tumayo. You represent me, you do, ikaw may responsibility. Pero pag may instruction ako, sumunod ka sa akin dahil ako ang secretary. Ganun po, kalinaw. Naintindihan mo ba natin? May tanong o wala? Itanong mo kay... Cristobal. Sa ilalim ito ni Pangulong Ferdinand Marcos na siya ring Agriculture Secretary. Kabilang na dito ang kapangyarihang pumirma ng kontrata, Memoranda of Agreement, Administrative Issuances, Instruments. Ayan ha, malinaw dyan. Ito, yung medyo sinasabi nung iba, medyo malabo daw. Ano daw ba yung kapangyarihang pumirma ng kontrata? Ibig bang sabihin yan, kapangyarihang pumirma sa pangalan ni PBBM? Hindi ho malinaw yung part na yon. Okay? Iba ho yung ikaw ang may karapatang pumirma ng kontrata. Halimbawa, balik tayo doon sa akin, wala ako, kailangan pumirma na magre-receive, kunwari, ng cheque. Cheque, kunwari, bayad ng producer dun sa show. O kaya, kunwari, kukuha ng budget dun sa cowboy. Si Toto pupunta sa cashier. Siyempre, pag kukunin niya yung budget, inauthorize ko siya, pipirma siya ngayon. Roberto Capia Jr. Pang! Pinirmahan niya, na-receive niya. Pero hindi siya pwedeng pumirma ng Lord Byron Cristobal. Pak! Bakit? Hindi siya yun. Ako ito eh. Nagigetsu natin? Yan lang sa tingin ko sinasabi niyan. Pwede siyang pumirma as siya. Okay? Ngayon, ibig bang sabihin nun? Valid? Of course. Bakit? May authority siya, may memong ganyan. Pero, pangalan niya. Naintindihan natin, pangalan niya, hindi pangalan ng presidente. Yun ang sa tingin ko. Administrative at financial documents na kinakailangan upang magampanan ng kagawaran ang mga mithiin ito. Gayun din binibigyan ito ng kapangyarihang maupo bilang ex-officio chairman o member ng komite, boards o bodies, kung saan miyembro ang Agriculture Secretary kabilang na ang Sugar Regulatory Board. Maaari rin itong umakto bilang head ng procuring entity. May kapangyarihan din itong magtalaga at magdisiplina ng mga opisyal at empleyado sa departamento. Nakasaad din dito ang lahat ng tungkulin ng Undersecretary for Operations na naaayon sa ipinagkaloob na kapangyarihan at mga umiiral na batas at regulasyon ay itinuturing na valid, liba na kung hindi inaprubahan o tinanggihan ng Pangulo. That's the key word! Liba na! Dinilit kasi! Yan ang problema. Dinilit. Dinilit yung part na yon ng ibang tao, hindi inuno. Mike Enrique spoke. In-understand. Hindi in-understand ng mga tao yung part na yon. Maliban na ano, hindi aprubahan ng Pangulo. Ulitin natin. Ano ibig sabihin ng maliban? Oh, ibig sabihin, kung hindi inaprubahan, hindi approve yan. Inunawa yon, inunawa ba? Mali, balik ka sa banatbay. Oh. Naintindihan nyo natin? Ibig sabihin, ito nakita ko, ha? Ito na mukhang nangyari. Posible naman. I'm giving the benefit of the doubt kay itong si San, itong Yusek, na baka mali yung intindi niya dun sa memo. At nailagay niya sa utak niya, ako na pala ang boss! Ako na ang boss! So nung dumating na yung sugar importation, ay gusto ko yan! O diba? Pwedeng maging ganon. Pero balikan din ho natin, ha? Okay, let's assume. Okay, rewind natin. Let's assume na itong Yusek na ito ang siyang secretary ng DA. He has all the authority bilang isang secretary ng DA. Assume natin. Oh. But, ngunit, datapot, subalit, ang secretary ay gumagalaw lamang sa kautusan ng Pangulo. Malinaw? Kung anong inutos ng Pangulo, yun lang ang gagawin ng secretary. Kung may trip na iba tong secretary, pag sinabi ng Pangulo, ayoko yan, sumunod ka. Kailangan sumunod ng secretary. Bakit po? Abay eh, di ba? Kaya nga, siya nga ang inappoint nun para maging secretary ng Pangulo. Maintindihan nun natin? Hindi yung ilang ibig sabihin ng secretary, boss ka, ikaw lang magdidesisyon yan. Ang linaw-linaw po noon, 'di ba? Malinaw pa sa ano 'yon. Mukhang sa tingin ko, nagkamali ng intindi itong Yusek or minali niya talaga 'yung intindi niya para ma-push niya 'yung importation. Pero according nga kay Senator Aimee, aba, meron talaga daw mapyang nagaganap diyan sa loob. So ibig sabihin, mas doon tayo naglilin doon sa part na alam niya na hindi niya diskarte ito pero ginawa niya pa rin. So sana
Yung mga nagpupush dyan ng memo, pakibasa po ah. Oh, unless subsequently disapproved or rep, ano yan, hindi ko na mabasa sa sobrang liit. Oh, yan. O kung ano man nakasulat dyan. Repo, ayan, oh, basta yan, by the president. Malinaw, okay? Sana wag i-delete yan. Pag binasa nyo yung memo, wag i-delete yung part na yan at gusto lang pakinggan yung gustong pakinggan.